What's up, mga stepbro? May gusto lang akong ibahagi sa inyo, mga stepbro. Karamihan kasi sa atin, gusto natin ng murang watch, murang relo, yan. Mapakabayan man o mapaibang lahi, yun. Pero kung gusto mo ng original, ang una mong nasa isip, siyempre, pumunta ka dapat sa authorized dealer para yun 100% tunay ang binibili mo. Okay? Ganun mga step bro. Pero yun nga, pag bumili ka naman ng online, so maraming agam-agam dyan, no? Maraming agam-agam, siyempre original ba itong binili ko or hindi, di ba? Kasi ngayon ang G-Shock, napakadali na ngayong pike. Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! Di ba? Halos parehas na sila. Di ba? Kung bago ka lang sa mga G-Shock, sigurado, mapipeke ka. Porke mura, syempre, dun ka na. Di ba? Ganun lang yun. And then sasabihin sa'yo, galing sa authorized dealer yung kanilang product. Di ba? So, yun lang. Di ba? Hindi ko alam kung asan napunta yung kanilang utak. Di ba? Minsan kasi na-encounter ko dito sa store, marami. They are comparing in the other shops. Di ba? Parang bago lang sila sa industriya. Di ba? Kahit sa ang mga dealer, syempre mas mahal sila kaysa sa mga binili sa labas. Di ba? Kasi nga dealer eh. Di ba? Alam mo yun. Pero, legit yung binibenta nila kasi nga sila dealer. Diba? Ito, lagi kong experience dito sa amin. Bumili sa labas, pumunta rito. Kasi na under warranty daw sila dito sa amin. What? Bumili ka sa kanila sa ibang company or sa ibang sa mo binili yan. And then pupunta ka dito. Pag hindi na pagbigyan yung gusto, magagalit ka sa salesman. Di ba? Ngayon, ang unang tinatanong ng salesman, kung asan yung resibo mo or asan yung international warranty mo. Di ba? Kasi makikita kasi sa warranty card, lalo yung mga partnership nila, dun makikita kung sa authorized dealer ka ba talaga bumili or hindi. Di ba? Ano lang yung kasimple, hindi yung sabihin mo makikipag-away ka. Di ba? Kahit binili mo sa kung saan-saan mo binili. Kasi nga, under warranty, international warranty daw. Yun ang sabi ng salesman. Di ba? Minsan pa, ito pa yung naging naranasan ko. Di ba? Dito, natatawa na lang ako guys. Yeah. Bumili sa malaking bilihan. Yeah. Sabi ng salesman doon, pinapunta dito. Sabi niya, go there. They will fix your watch. And the customer came here also. Sinabi daw ng salesman na pupuntahin dito para mag-refund. Ang galing! Ang galing! Turuan kung paano gawin. My God, nagbebenta ka kung di mo alam yung product mo, no? Di ba? Kasi kami hindi ganon eh. Bago namin irigay sa'yo, ang relo na binili mo sa amin, tuturuan ka pa namin. Sasabihin pa namin yung rules and regulation namin. Okay? Lalagay namin, istapan namin yung warranty. Di ba? Ganon yun eh. Minsan pa, mayroong ganito, pumunta dito.
binigay na regalo. Tapos ngayon pumunta na. Siyempre, sabi niya, binili daw niya dito. Okay. Nung hiningi yung resibo, ayaw niyang ibigay yung resibo. Kasi hindi daw binigay yung resibo sa kanya. Okay. Forgot about the receipt. Okay. Asan ngayon yung warranty card mo? Tignan ko kung naka-stamp yung warranty card mo. Kasi bago namin, gaya ng sinabi ko, bago namin ibigay, naka-stamp yan. Pag hindi naka-stamp, ibig sabihin, may resibo ka man o hindi, makikita namin kung talagang dito mo binili. Diba? Kasi ngayon yung patunay mo na dito mo binili. Yeah. Pwede namang sabihin, like, for example, kung ako na lang, na pumili ako sa ibang store, din pupunta ako sa dealer, tas magsusoli. Sa tingin mo ba tatanggapin niya without receipt? Diba? Hindi niya tatanggapin yun. Asan na yung... Ewan ko kung asan napunta yung utak. Diba? Maraming mga ganon, mga step bro. Diba? Katagal ka na din ng sa industriyang ganito. Dami ko nang inaka-encounter niyan. Pero walang problema naman. Like, for example, pumunta, magsabi lang na please, do this for me. Please help me. Yeah. Wala namang problema yun. Tutulungan ko naman yun, mga step bro. Basta kaya ko. Diba? Pero yung sasabihin mo, I don't know what happened this. Fix. What is this? I'm animals? Oh, no! Pag sinabi mo na nang maganda sa akin, walang problema. Gagawin ko yan. Diba? Nang maayos. Diba? Hindi yung para sisigawan mo yung tao. Ano pag mamayari mo ba? Diba? O kahit bininyal sa labas, sasabihin pa niya sa'yo. Na ano? Eh, kayo yung dealer, kayo dapat mag-fix niya. Eh, binili niya sa labas. Marami akong kakilala na pumupunta rito na ganyan. Yung utak nandun sa talampakan. But anyway guys, ganun naman talaga yun. Mga aaway, aawayin ka, hindi mo pala dito binili. Hindi pala dito binili. Yeah. Tapos inaaway ka. Tapos sasabihin, dito binili. Mapapailing ka na lang. Yeah. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo mga step bro. So, wala namang problema. Saan kayo bumili o ganun. Copy man yan or original yung binili niyo. Problema yun sa akin. Ano bang problema doon? Eh, yung ginusto mong bilhin nyo. Kung talagang yun yung budget mo lang, ako din naman minsan, bumibili din naman ako ng ano. Kung wala ka nga pambili nung sa original, pwede naman yan. Bakit? Kung ano yung time ko rito sa peke, ganun din naman yung sa time ko sa original na. Diba? Ganun lang din naman yun. Pero kung gusto mo ng pansamantagal, diba, mga step bro, niya eh, pansamantagal eh, hindi yung pansamantala. Yan. Parang ano lang din yan, mga step bro. Parang relationship. May tumatagal, may hindi tumatagal. Ganun. Diba? Dito na nagtatapos ang simpleng video natin ngayong araw. Sana may natutunan kayo, mga step bro. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman. Okay, please like, share, and subscribe. Para lagi kayong updated sa aking mga latest video. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye!